today's video, we're up for a mukbang here at Bluebay Walk. Bancheto siya. Have you been here? Tara, kain tayo. ₱120 siya. Japanese food ba yan? So, ayun. Then, itong mga to, 3 for $100. Hot dog. Isaw ng baboy. Tenga ng baboy. Isaw pa din, pero ito is matamis. And then, isaw ng manok. Isaw pa din ng manok. Yun lang yung in-order namin. Ayan, let's start kumain. Basta nasabi nito. Balak mo sa buhay. Kain lang ako dito. It's just around the corner of Makapagal. Yung pwedeng maging or nearest na magiging landmark is yung McDonald's katapat ng... May banchan dito. McDonald's katapat ng Double Dragon and MetLife. So, pasok lang kayo kasi nasa loob to eh. Ayun na, sa Bancheto na kayo na. Nakikita nyo naman madaming tao eh. Hindi ako kumakain ng isaw. Ever. Hindi ko alam, di lang ako nasanay siguro. Pero, napaka-earn ako dito kasi masarap. Saka hindi daw malansa. Kahit hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung hindi daw malansa. Sarap siya. Magaling. May galing. Kasi in-order yung may galing. Naalala ko yung vlog ni Ray. Lagi siyang nag-order ng nasi goreng. Hindi ko naman alam kung ano yung nasi goreng. Sabi mo, baka makamag-anak nun. Goreng. Goreng. Si nasi the goreng ay kamag... ay, kumare ni goreng. Yung ganito nga pala is ₱50. Kaya kung medyo namamalan kayo, magtubig na lang. Ang dami-dami kasi. Tapos, hindi mo naman maubos, di ba? Sayang lang, ₱50. So, kung wala kayo mapuntahan ng Friday, pero nearby naman kayo dito sa Metro Park, punta kayo dito. Lalo na pag, actually, Friday and weekend lang sila bukas. Start sila ng 5 PM onwards. Dapat meron kaming barbecue. Pero naubusan na. So, next time, or the next time na i-visit kayo dito, siguro mga 5 PM, para matikman nyo yung barbecue kasi malambot yung baboy nila. Masarap yung bibla. Yung topic natin today, We will talk about what made you decide? Vlogging? What made me decide vlogging? Kasi, hindi ko alam pero parang mga teen, nung teen pa ako, doon nag-start. Parang nakita ko, nakitaan ko yung sarili ko ng potential na mag-video, ganyan, parang gano'n. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na ganyan. Spontaneous yung lagi mo sinasabi. Basta, parang mas okay ako na behind the cam lang ako and mag-video ako ng mga bagay-bagay, ganyan. Gano'n. Basta yun, nung nag-college ako, okay naman. Ganun pa din, same pa din. Tip ko pa din yung habits, diba? Tip ko pa
ganun. Then, nung sa nanood na ako ng mga vlog-vlog, hindi ko alam, existing pala yung mga vlog-vlog na yan. Kasi siguro nung ano ko, nung time ko, siguro nung generation ko, hindi pa siya nung generation. Generation X. Gen X. Gen X, yes. Kung ba yung tinatawag na meron yan? Kasama ka din naman dun eh. Oo, kasi first gen. Na, joke dapat yun. Kasama ka. Kung start na meron yan. Start na meron. Kailan? Ikaw, 1983. Kung start na? 1983 nga. What do you do in life? Before you do vlogging? Nagtatrabaho. Ang trabaho mo? Sa Metro Bank, kulitur. Oy nga pala, meron din dito mga beer. So kung gusto nyo na mag-chill, ganyan. Dami. Then, pwede kayo dito. Pwede namang mag-inom. Meron naman kasing mga security guards, ganyan. Si Abe! Hi, Abe! Si Abe loving it! Hi, Abe! Alam kong nandiyan ka ngayon sa YouTube. Gusto ko. Yeah. Lalo na nung nagkaroon ka na ng Martin ng buhay mo. You're so happy na talaga! Into your life, sobra. Sobra. Well updated kung talented sa'yo. Anyway, si Abe loving it. Kung hindi niyo siya kilala, follow niyo siya. Kasi ang galing niya talagang gumawa ng content and gumawa or mag-edit ng mga videos. Lalo na nung mga nakasama na niya si Memory. Shout out, Abe! Hi! I'm your biggest fan, charot. Maybe one day. Pagbalik mo sana ng Philippines. Tapos, yung kasunod, si Will. Si Will Dasovich. Siya yung first na guy na nagustuhan ko for vlogging. Kasi, fun siya, tapos may may substance yung mga vlog niya. And then, si Ray. Yun yung last na pinapanood kong mga vlog, si Ray Hermar. Kasi, feeling ko, same kami, may meron kaming may mga attitude kami. Or siguro para sa kaming medyo may arte, ganyan. Kaya ayun, nagustuhan ko siya. Sarap. Puro kami lang sarap. Ganito. May question ako sa'yo. Sa inyo, may question ako. Since pasukan na, another school year na. Diba sabi nila, the happiest stage in schooling is high school. Naniniwala ka doon? Ako naniniwala ko doon. Kasi parang chill-chill ka lang doon. Wala kang pakialam sa you're being selfish. Ganon. So, ikaw? Doon ako nang natutuminom. Lahat kasi nandun lahat. Lahat ng first, diba? Doon ako na natuto nag-cutting. Huwag niyo gagayain. Ito. Ano yung message mo dun sa 12-year-old you? Ito magmadali. Totoo. Enjoy life. Yeah. Kasi magmamature at magkakaedad ka rin. Yes. So, you have to enjoy life. Take that's your true. Time. Promise, dahil pag nag-work ka na, gugustuhin mo bata ka na lang nag-aaral, may bako. And, hindi naman sa pagko-compare ng mga high school ngayon sa high school noon, pero yun nga, masyadong nagmamadali yung mga teenager ngayon. Wherein, ako, siguro yung message ko sa self ko is, you should enjoy, pero enjoy accordingly. Yung dapat guided ka pa din. Kasi, pag high school, parang enjoy ka lang ng enjoy. Hindi ka na, parang hindi mo na
pinapakalman yung sasabihin ng iba. Yung soup, mas ano na, overjoyed. Hindi, overenjoyed. Ganun yung nangyari. It's okay to try new things. Mm-hmm. Pero you have to reconsider na may itang iba. Panahon. Yeah. Mga time para dyan. Mm-hmm. Yaka, it's okay to go out with friends, try new things. Pero you should know your limitations. And yung mga magulang nyo, hindi yan kay Jane. Nag-aalala lang kayo nyo. Mm-hmm. Totoo. Pero pag kaya nyo na, pababayaan din kayo. Yes. So enjoy nyo lang. Yes. Enjoy nyo lang din yung time na nag-aalala pa sila sa inyo. Dahil darating yung time, bahala na kayo. Hahanap-hanapin mo na yun. And neto ko lang din na-realize yun. Lumaki na ako. Kung bakit ganun si mama sa akin nun or si papa. Though till now, pero syempre, mas yung dati. Na parang pakiramdam mo, lagi ka nalang kulong, lagi ka nalang pinagbabawala sa kung anong gusto mo, feeling mo, nandun ka lang dapat lagi sa loob ng bahay, feeling mo dapat lagi kang mag-aaral lang. Pero dapat nga pala, nag-aaral ka talaga. Sabi ko yun sa sarili ko. I mean, ito lang. Itong, ano, na parang yung apat na taon na high school ko, feeling ko wala akong natutunan. Sa isip-sip ko tuloy, nasayang ba yung apat na taon na yun sa pag-aaral? Pero hindi naman. Siguro mas maganda lang kung mas naging aware ka dun sa mga pinag-aaralan. Kasi pagdating ng college, dun na pala, totoo pala yun. Pagdating ng college, makakatulong pala yung mga pinag-aaral mo nung high school or yung grades mo nung high school para makuha yung gusto mo pagdating ng college. Kasi after mo mag-college, dyan ka napipili kung saan ka talaga pupunta. That's it for this vlog. See you in my next video. Bye!